Okay, ayun na. Isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Especially doon sa mga beginners. Ano? Ayun, good morning sa lahat. And then, ayun, nagkakape pa lang tayo. And then, biglang may dumating nga na e-bike dito. Ito yung mga nabibili sa mga shop or minsan sa online. Ayun, hindi na natin lalagyan ng pangalan. Ayun natin makasira yung mga branded nyo. No? Okay. At ito, bagong-bago mga ka-DIY. Makita nyo, naka-plastic pa. Inong nabili nga ito mga ka-DIY dun sa shop, ang problema pagka dinadala nila dun mismo sa shop, wala yata lagi makitang technician, kulang yata sa technician, kaya nag-decide na yung may-ari na dalhin dito. Ang pinaka-problema nito mga ka-DIY, sira yung kanya mga signal, yung mga ilaw sa likuran. At yan, tinest ko na siya mga ka-DIY, ganito lang yung ginawa kong pag-test. So ayan na, i-on natin, on. Yan. So, naka-on na yung mga ka-DIY. Ito yung tester natin. O, yan. Nakakabit tayo dito sa isang linya sa likuran sa kanya mga signal. Ayan. Ayan. Nakakabit na yan. O. Sa positive and then isang negative. Kung mapapansin natin dito mga ka-DIY, walang power. Yan. Dito sa kanya mga negative, malamang may problema yung wiring nito. So, paano ko nasabi mga ka-DIY? So, dito tayo kumuha ng negative. Ano? Ang gagawin natin dyan, hindi natin tatanggalin yung isa, kukuha tayo ng negative sa harapan. So, tinanggal natin yung negative. And then, dito tayo magkakabit sa harapan. So, ilahin lang natin to, kukuha tayo ng negative sa harapan. Ayan. So, dito. So yung mga ka-DIY, kumuha tayo ng negative dito sa harapan and then ayun, nagkaroon siya ng ilaw. So malaki possibility dito, merong loose or may putol dito sa kanyang negative papunta doon sa likuran. Kaya halos lahat ng mga ilaw niya, signal, may signal naman siya kaso iba-iba yung ano, merong kabila, yung sa kabila wala and then mga brake light wala din. So yun, itatrace natin yun, lalagyan natin ng bagong linya kung sakaling malalagyan. So tingnan natin dito sa kanyang wiring. Hours later. At ayun mga ka-DIY, no, dito isa sa nakita natin dito, itong kanyang sakit mga ka-DIY, nagkaputol-putol yung kanyang mga wiring dito. Isa na dito yung negative, kaya nung tinetest natin dito, wala siyang negative dito. So ayun, tapos sira din tong dilaw. Ngayon, tatry natin testingin. So ito kasi, naka-separate yung sakit niyan para sa likod. At yung mga ka-DIY, na-plug na natin yun dito yung socket niya. And then, okay na yung mga wiring niya. So, yan. Try natin mag-headlight. So, may headlight na siya doon. And then, signal. Yan. Signal sa kabila. So, yan. At yung mga ka-DIY, yun lang talaga. Wiring lang halos yung kanya naging problema. So, 1 week pa lang to. Napakabago pa nito kung tutuusin na sabi nga bumigay agad eh. 1 week pa lang yung kanyang putol-putol yung wire niya. So ayun, nag-retrace tayo kasi kanina medyo nahirapan din tayo kung bakit. Meron siya kasing signal kabila lang tapos pag tinetest ko nahirapan ako. Kaya ginagawa ko, manap tayo ng alternative, kumukuha tayo ng negative doon para malaman natin kung saan ang gagaling yung issue. So ngayon, so okay na to mga ka-DIY, babalik na natin yung wiring. Naayos na natin yung kanyang wiring. So, 2 beses na kasi to dinala dun sa shop mismo. May warranty naman to mga ka-DIY. Ang problema lang, hindi masikaso. At hindi daw marunong yung mga gumagawa. Bago lang siguro yun dun sa ano. Hindi ko napapangalanan yung shop. Kasi, ayan, para hindi tayo makaano ng, ano ng shop. So, ayan. So, wiring yung kanyang una naging sira in just 1 week. Bagong-bago to. Yan. Okay, sige po. Ayun mga ka-DIY. Okay, sige po. Apo, dito lang naman ako eh. So ayun mga ka-DIY, yun, natapos na natin agad. Hindi natin nilagyan ng pangalan yung brand niya. So ayun, umandar na siya. So isang linggo pa lang yun. Nasira agad yung kanyang pinaka-wiring na wala yung mga signal niya. Even though may signal yung kabila wala. Tapos yung mga brake light, something ganun na wala. Oh yun, ang ganda lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you.